Siyam na events sa SEA Games ang kinansela ngayong araw dahil sa bagyong Tisoy. Tuloy naman ang indoor games. May report si Ivan Mayrina. Nakababa lahat ng mga tent at itinago muna mga kanu at kayak sa Malawaan Park sa Subic kung saan gaganapin dapat ang kanu at kayak race ng SEA Games. Maaga nag-anunsyo ang Subic cluster ng kanselasyon ng mga water sports bilang pag-iingat sa pananalasa ng bagyong Tisoy. Ang beach volleyball, tinapos bago magtanghali ang lahat ng events dahil sa inaasahang mga pag-ulan sa bandang hapon hanggang gabi. Ang sepak takraw naman, nagkansela na lang ng mga laro ngayong araw kaya sinamantala na lamang ng mga koponan ang pagkakataon para mag-practice. Maging sa Clark, ipinagpaliban din ang petang events. There are no extension of days. Even the Olympic Games, Asian Games, there is always an adjustment. Sa kabuuan, siyam na events ang nakansela ngayong araw dahil sa bagyong Tisoy, kabilang ng shooting at skateboarding. Tuloy naman ng mga indoor games. Dahil sa bagyo, nakansela ang flight ng Myanmar Arnis team na nakatakda sana umuwi pabalik ng kanilang bansa ngayong gabi. Pero pagtitiyak ng FISGOC na ayos sa mga accommodation at pagkain nila. May mga basketball team din sana na parating ngayon pero kansilado rin ang mga biyahe nila. Tiniyak din ng FISGOC na patuloy na nakasindi ang cauldron sa New Clark City sa kabila ng bagyo. Unless tagang bubuhusan mo ng baha talaga ng ano, ang cauldron na ganyan, hindi na mamatay. It's a... It's like a clock. It's an auto-shutting system. This cauldron is not being made by anybody else. It's being made by FCT claims, the one who's doing it for the Asian Games and Olympic Games. Ivan Mayrina, GMA News.